Humanda-handa na dahil sa susunod na linggo, baka magmahal ulit ang mga produktong petrolyo. Ayon sa industry sources, mula 70 hanggang 75 centavos sa gasolina at 40 hanggang 45 centavos sa diesel ang posibleng itaas. Kung sakali idagdag yan sa kabuang 670 na iminahal ng gasolina ngayong taon, 650 naman sa diesel. Kaya naniningil na ang iba't ibang transport groups. May 12 fare hike petition kasi mula sa mga grupo ng jeep, UV Express, pati sa mga bus. Pero naihain ang mga yan bago pa ang serye ng oil price hike. Humihirit din ang transport network company na Grab, tanggalin na raw ang suspensyon sa kanilang 2 pesos per minute travel charge dahil pinayagan daw ng LTFRB ang mga bagong ride-sharing company na maningil nito. Pinapag-aralan ko ito ng mabuti ng LTFRB. Pero para sa piston, walang problema manatili yung pamasahe sa 8 pesos sa amin. Pero dapat, yung presyo ng diesel dapat naglalaro lang sa 36. Sa ngayon, malabo pa yung mangyari. Lalo't sumadsad ang piso sa pinakamababang halaga sa loob ng halos 12 taon. Nagsara ito sa 52.7 pesos kontra dolyar. Kapag mababa ang piso, lumalaki ang halaga ng pag-import kabilang na ng krudo. May mga posibilidad na titignan natin kung pwede tayong mag-angkap ng mas murang langis dun sa mga non-OPEC members gaya po ng Russia at pati po Estados Unidos. Pero habang wala pa yan, patuloy na kalbaryo ang pagmahal ng diesel at gasolina, lalo na para sa mga namamasada na dapat sana'y may natatanggap na mga fuel voucher na nasa ilalim ng train law. Pero yan ay parang fruits of the train. Wala pang fruits yung train, wala pang na-collect na tax, tas isasabay na natin. So siguro kunting hintay na lang at lalabas na rin yung ibang mga subsidies. May hirit din ang grupo ng mga manggagawa. 500 pesos subsidy sa mga minimum wage workers. Hindi siya cash, kundi ito ay vouchers na pwede mong ibigay sa National Food Authorities pagbili ng bigas para naman matulungan yung mga manggagawa makakope sa inflation. Higit dyan, umapila ang Trade Union Congress of the Philippines sa Labor Department kaugnay sa posibilidad ng dagdag sahod para sa mga manggagawa. Kahit panoon lang October 2017, ay iniangat sa 512 pesos ang daily minimum wage sa Metro Manila. Pero giit ng TUCP, 1,200 pesos na ang kailangan kada araw ng isang pangkaraniwang pamilyang Pilipino para makapamuhay ng disente. Dapat mag-set ng panibagong rate yung wage boards natin dahil mayroon pang nakaumang na pagtaas sa pamasahe, sa MRT, LRT, sa jeepney, at higit sa lahat, mayroong nakaumang na pagtaas ng tuition fee. Nagbigay na ako ng instruction na i-remind lahat ang aming mga regional tripartite wage board na gumawa ng panibagong assessment and then come up with the recommendation. Nag-Black Friday protest ang Gabriela na target makakalap ng 1,000,000 pirma para ipatigil ang train law na anila'y punot dulo ng kalbaryo ngayon ng publiko. Ang inihintay ba ng pamahalan mamatay na lang sa gutom yung marami sa ating mga kababayan? Si Senadora Grace Poe, na chair ng Senate Committee on Public Services, hihilingin sa Department of Finance at iba pang ahensya na pag-aralan ang gas refueling, lalo na ang excise tax sa langis. Ganyan din ang panawagan ni na Senador Bam Aquino at JV Ejercito. Salima Rafran, GMA News.